Hello, lovely people all over the world. In the Philippines, Luzon, Visayas, at Mindanao. Shout out sa ating mga subscribers in abroad, in Saudi Arabia. Also in Libya, we have new subscribers out there. Also in Malaysia, Indonesia, and to the United Arab Emirates. How are you guys? In Australia, Korea, and Taiwan. And of course, to my followers and avid subscribers right here in the Philippines, how are you today, guys? Sana nasa mabuting kalagayan palagi tayo. And seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of those things shall be added unto you. And at stake right now is our metal detector that will be raffled on the February 14, Valentine's Day. All you have to do to join is subscribe that channel, the MT Suarez TV, and of course, my late father's channel, The Golden Boy, Real Guide for Treasures. At ngayon ang ating tatalakayin ay itong tungkol sa eagle head na gawa sa matigas na bato, at itong eskultura na parang kamukha ni Buddha. Saan kaya hahanapin ang treasure sa loob ng kuweba? Ating tunghayan sa aking video. Alright guys, at ganun ang tunog ng eagle head na yan na gawa sa bato, pero sa palagay ko yan ay hollow rock. Yung tunog niya ay hollow, at tingnan nyo guys ang loob niyan, baka merong nakapalaman yan na mga precious stones like diamonds at mga jade rubies at iba pang mamahaling bato. Okay, at itong isa naman na picture na ito yung Buddha statue. Yan ay kinarb talaga, meron siyang pisngi at kalbo siya. Parang prosperity Buddha, maliit nga lang dyan. Alright guys, at ito yung pinadalang sketch ng ating ka-TH somewhere else, right here in the Philippines. At ito ay nag-consist ng naka-triangle na mga markers, na kung saan ay merong kuweba na naglalaman ng statue of Buddha at saka eagle head na gawa sa rock, na sa palagay ko ay hollow rock. At ako ay gumawa ng isang drawing. Ito, kinulayan ko yung site. Sa aking imahinasyon ay ganito ang lumabas. Okay. Sabi ng ating katets ay mayroon daw mukha. At ang mukha, of course, that's a sign or marker for treasure. Ngunit ito ay nakatingin sa kuweba. Okay, at ang kuweba naman, ang entrance niyan ay may arrow. Ito yung arrow. At ang arrow naman sa kuweba ay nakapoint sa mukha. Okay, parang ano to ah, yung relationship na magbigayan. Okay, at ito namang triangle rock. Ang kwento nito ay nagsasabi siya na merong treasure, na merong kayamanan na nakabaon na in triangulation. Tingnan sa triangulation in big rocks, big trees, or kung ano man ang parang naka-triangle dyan na position, ay merong nakabaon na treasure. Okay, so ito ay nakaharap sa kuweba. Kaya dalawa ang nagturo sa kuweba na merong laman ang kuweba. Ito yung mukha at ito yung heart. Alam naman natin na ang heart ay talagang pointer to the treasure yan. At yan ay palaging isa sa mga reference na marker kung ikaw ay maghanap ng treasure. Pag mayroong heart, well, yan ang lugar na yan ay maraming nakabaon na treasure. Okay. At kung tingnan naman natin ito, kung i-pattern natin to guys sa itong tinatawag natin na Imperial Treasure Sites, well, kung lagyan natin ito ng orientation na ganito, ay katugma talaga siya, ay parang nakapattern siya na yung mukha ay nasa north at tamang-tama ang kuweba ay nasa east, kasi ang east ay laging naglalaman niya ng treasure, at of course ang west ay meron din yan treasure, and then of course ang south. Pag imperial treasure, lahat ng dulo ng points na yan ay merong nakalagay na treasure sa mga distansya na nasa 50 to 100. Ayan, pag treasure site na imperial, malalayo ang distansya ng bawat mga treasure na yan. So, sabihin natin, ito ay 50 meters,
ang distansya niya galing sa central point dito. At itong kuweba naman ay ganun din, 50 meters. At yung mukha ay ganun din, 50 meters galing sa center point na ito. Kaya meron siguro dito guys sa south, i-survey niyo uli ang lugar. Tingnan yung south, yung hinaharap, yung kung saan nakaharap yung talagang mukha ay nakaharap siya sa south. Baka meron siyang tinitingnan dito, baka hindi yung bunganga ng kuweba. Kasi sa tingin ko ito ay imperial site. Kasi meron siyang heart sign, mukha, kumpleto siya, may arrow. Baka ito ay isang imperial site at meron niyang malaking deposito. At ang palagay ko, ang malaking deposito ay narito sa loob ng kuweba na ito. Okay? So ilang treasure ba ang makukuha niyo dyan guys? Apat na giveaway sa tingin ko at isang malaking deposito sa bunker. Okay, so tingnan niyo guys ang south. Tingnan ang mga bato, ang mga marka doon. Pag meron pang isang treasure sign, below sa treasure sign na yan ang treasure na isang giveaway. Okay? So, unahin muna natin guys ang giveaway. Okay, so ito na. Ang heart. Okay, so minsan ang heart ay naglalaman niya ng giveaway. Kaya naka-triangle ang bato. Meaning to say ay meron siyang tinataguan sa baba niyan. So dito sa harap o sa baba, hukayin nyo yan ng 2 meters lamang. Test dig. At pag walang laman, huwag nyo nang ipagpatuloy. Okay. So ganun din dito sa mukha. Sa baba ng mukha na ito mismo, maghukay 2 meters test dig pa rin. At kung walang makita, ay huwag na ipagpatuloy. Alright. At dito rin, kung saan nakatingin, sa south, kunin nyo ang center ng triangulo na ito. Pag nakuha nyo ang center nyan, at kung ano ang center dito ay ganito rin na distance galing sa mukha. Ang distansya ng mukha papunta sa center. Okay, kulayan natin ng iba para hindi magulo. Ito guys, ang distansya nitong mukha dito sa center, yan ang kunin na distance papunta dito at dito matagpuan ang isa pang giveaway sa south. Okay, so ilan na bang giveaways ang nakuha natin guys? Assuming lang, meron na tayong tatlo. Okay, ngayon, bakit may arrow na nakaturo sa ulo or sa mukha dito? Kasi iniligaw lang tayo ng mga hapon. Nilalagyan niya ng arrow na palabas para lalabas tayo sa kuweba. Para sabihin na nasa mukha ang treasure kasi nakaturo ang arrow dito sa mukha. Eh meron naman talaga yan. Isang giveaway nga. Baka 1 bar of gold. And of course, meron niyang opposite dito sa south. Kaya hanapin niyo itong south kung anong nandyan na marker. Okay? At itong triangular or pyramid stone ay naglalaman din yan. Meron niyang giveaway in front or below sa bato na yan. Or inside the rock. Pukpukin mo yung bato na yan. Katukin, pukpukin ng martilyo. Pag nagtunog hollow, well, treasure enclosed in the rock. Jackpot ka agad. Kaya swerte ang ating mga kapatid na nakakita ng treasure site na ito. Yan ay bantayan nyo at huwag nyong papasukan ng ibang mga treasure hunters, baka kayo magkagulo dyan. At kung sino man ang may ari ng lupa ay dapat kausapin nyo para meron siyang hati, para hindi siya maghabol sa inyo kung meron kayong makuha. Kung wala namang may ari ang lupa, yan ay pag-aari ng gobyerno. At kung magkakuha kayo, pwede rin mag-share kayo sa gobyerno. Masiyahan ang ating gobyerno kung bibigyan nyo guys kung marami kayong makuha. Pero kung giveaway lang ay kasya lang sa inyo yan. Alright. At huwag ipagsabi-sabi kahit kanino kasi alam nyo na magulo ang treasure. Okay, at atin nang pasukin ang loob ng kuweba. Okay. Andito na tayo. Well,
meron akong sinabi noon, guys, na sa entrance pa lang ng kuweba, dito, ito yung entrance, at 3 to 5 meters lang galing sa entrance. Hukayin nyo yung 3 to 5 meters. Example dito, ayan, yan ay 3 to 5 meters. Ay maghukay kayo dito, guys, sa 3 to 5 meters dito. Hukay kayo dito ng 2 meters. Kasi pag kuweba, karamihan ng kuweba, ay meron silang giveaway. Merong giveaway. Sa entrance pa lang ng kuweba, ay may giveaway na. Yan ay sinasadya ng mga Hapon. Kasi kung hindi nila makuha yung big deposit sa loob, ay meron na silang nakuhang isang bareta na pag-uwi nila sa Japan ay nababawi nila yung gasto nila papunta dito sa Pilipinas. Kasi alam nyo naman, nag-hotel pa sila sa Shangri-La, sa Manila Hotel, sa Hyatt Hotel. Kaya magastos at nagkakaraoke pa yan, yung mga Hapon, nagbabayad sa mga GRO. Okay, so magastos talaga. Gumagastos sila ng million. Kaya kailangan nila makuha muna dito ang giveaway sa entrance ng kuweba na ito. Okay, guys? So dito ay 2 meters lamang yan, mababaw lang. Yan ay giveaway. At kung nagkataon na ang ulo ng agila na yan ay talagang nakaturo dyan sa 3 meters to 5, well, tama ang sinasabi ko. Kasi ang tuka ng agila ay nagtuturo yan sa gold. At kung eksaktong nakaturo siya sa 3 or 5 meters na layo galing sa bunganga ng kuweba, well, mayroong giveaways dito. Pero kung yung tuka ng agila ay nakaturo dito sa Buddha statue, well, ang tinuturo niya ay ang deposito below the gold, below the Buddha dito. Okay. So bago natin tatalakayin, pag-usapan yung Buddha na yan, kasi yung Buddha na yan, yan ang big deposit. At yung ulo ng agila, yan ay nagrepresenta, kung alam nyo yung Sumatran gold, mayroong gold bars ang Sumatra. Sumatra, yan ay Muslim countries ngayon. Katabi lang ng Malaysia, Indonesia. Okay, ang Sumatra, ang kanilang symbol for gold is the Sumatran Eagle. Yung Sumatran Eagle, kaya yan ang title ko sa cover ng video. Ang Sumatran Eagle ay simbolo ng Yamashita Treasure na tinunaw na galing sa Sumatra country. Kasi ang Sumatra ay nagmimina din, meron silang mga gold sa kanilang mga negosyante at sa kanilang gold company ay meron sila, at yun ay lahat nakuha ng mga Hapon, ng mapadaan ng Hapon sa Sumatra. Kaya mayroong Sumatran gold bars. Yung sa sample ko kanina ay sa cover, ay nandun yung sample ng Sumatran gold bars. Ito ipapakita ko sa inyo. Ito ang Sumatran gold bar. Karamihan nga lang yan ay pike. Pero yan ang pike na yan ay kinopya yan sa original. Kaya ganito ang itsura ng Sumatran gold. Okay, so napakagandang treasure marker yung eagle. Akala ko nga kung ano yung anong klaseng buto lang yung pinakita ng ating subscribers or ating katiats. Yun pala ay carving talaga, ulo ng eagle. Kung tingnan nyo, may mata, may tuka. Okay, ngayon, ito naman tayo, guys, sa itong Buddha statue na ito. Okay, ito na yung palatandaan kung saan nakalagay ang treasure. Okay, siya ay nakaharap dyan. At kung naalala nyo na ang mga Hapon, kung wala silang ibang marker, ay bato na lang ang kanilang marka. Tapos binibiyak-biyak nila yan. Dinurug-durug yung mga bato na mahalatang bato talaga na dinurog. Para sa pagbalik nila, hanapin nila yung mga bato na nadudurog at doon nakaharap ang Buddha. Kaya itong mga bato dito na dinudurog, yan ay sinadya. At sa palagay ko ay sa baba nito mismo ang treasure. Okay, so
dito, mag-test dig muna ng 2 meters. At sa 2 meters, meron talaga kayong makikita dyan, sa palagay ko. Kasi dyan nakaharap. Okay, so, ano bang makikita nyo sa 2 meters test dig? Guys, lakihan nyo lang ang entrance ng inyong hukay. Yung circumference ng hukay ay lakihan. Huwag yung isang meter lang. Gawing 2 meters ang kanyang ang circumference ng hukay para matatamaan talaga yung mga nakabaon sa baba. Okay, at kung ang soil dyan ay loose, hindi compact sa baba ng Buddha statue na to, meaning to say may binaon. Okay, at karamihan ng lupa na hinukay na ay meron talaga yung mauhulog na mga bagay na galing sa tao. Example, mga plastics, sapatos na luma, or buto ng hayop na kung saan ay kanilang alay. Yun bale ay guardian, kung aso yun ay guardian dog sa treasure. At minsan naman ay tao yung nagbaon, ay binaril at kasamang ibinaon dyan. Kaya kung may makitang mga buto, basag na butilya ng bino, yan ay palatandaan na ang treasure ay nandito na mismo sa baba ng istatwa na Buddha na yan, na talagang ginawa, may pisngi, may ilong, may mata, at nakayuko siya, nakayuko, nakatingin dito sa mga basag-basag na bato. Okay, at kung wala dito guys, huwag ka agad sumurrender. Nandyan lang yan. Dito tayo sa likod kung wala. Kasi alam naman natin na very tricky ang Japanese. Na tulad dito sa araw ay nakatingin ng araw, ang araw nakapuntirya diyan sa mukha. Ngunit pala ay dapat ang araw ay papunta dito sa loob. Kasi nandito sa loob ang treasure markers na kumpleto, the eagle head and the statue of Buddha. Kaya itong Buddha na nakaharap dito ay sa tingin ko ay baliktad yan. Pwedeng baliktaran yan. Dito yan sa likod. Mirror image yung sinabi ko noon, na kahit mapa ng Japanese ay karamihan dyan ay mirror image. Ang kanilang mga arrow ay reverse arrow. Kaya pwedeng sa likod. Kaya kung wala dito guys sa front ng Buddha ay huwag mawala ng pag-asa kasi nandito lang sa likod. At kung meron kayong manpower sa paghukay dyan, ay gawin nyo na lang isang hukay yan. Kunin nyo yung Buddha. At saka katukin din yung Buddha, baka yan ay hollow Buddha. Baka yan ay may mga palaman na diamond sa loob at gemstone. Kaya ganito na lang ang paghukay guys, isang hukay lang. Parang bathtub ang paghukay, oblong. Para matamaan yung mga nakabaon dyan. Alright, hindi na ako magtatagal. Congratulations sa inyo. Alam ko na mayroon kayong makuha dyan guys. Kung hindi kayo naunahan ng ibang treasure hunter dyan, ay siguradong mayroon kayong nakuha. Doon pa lang sa giveaways, mayroon ng isa doon. Pagpasok nyo pa lang, mayroon ng giveaway sa may eagle head. At sa Buddha statue ay big deposit yan sa baba. At siguro yan ang hinahanap ng mga treasure hunters na fabled, renowned Sumatran gold bars na naibaon dito sa Pilipinas ng GIA, Japanese Imperial Army. Maraming salamat sa panonood. Ako'y magpaalam na Surigao San. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ciao for now.